story for today is the parable of the sower. Hi kids! Magandang umaga! Handa na ba kayong makinig na ating story ngayon? Okay, handa na kayo. Tara na! Hi kids! Our story for today is about the parable of the sower. Isang araw, nagturo si Jesus sa tabi ng Lake ng Galilee. At dahil sa dami ng tao, kailangan sumakay at umupo sa isang bangka na nasa tubig si Jesus para marinig siya ng mga tao. At ang sabi ni Jesus, "Makinig kayo!" May isang magsasaka lumabas upang maghasik ng kanyang mga binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhi na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Dahil sa kakaunti lang ang lupa roon, agad tumubo ang mga binhing iyon. Pero dahil sa sobrang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo kasi hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga damuhang matitinik. Nang lumaki ang mga damo, sinakal ito ng mga binhing tumubo kaya't hindi nagkaroon ng fruits ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ito ay tumubo, lumaki at dumami. At maraming naging fruits. Merong tigta 10, tigta 20, 50 at 100. Wow! Ang dami! Pagkatapos magturo ni Jesus, tumapit yung mga disciples niya. Sabi sa kanya, "Jesus, Jesus, ano po ang ibig sabihin ng inyo pong itinuro sa amin?" At ito ang sinabi ni Jesus. Yung magsasaka or yung farmer, ang nire-represent nito ay yung mga tao na nagsashare ng word ni Jesus. Yung seed naman, ito naman yung salita ni Jesus na mababasa natin sa Bible. At yung soil, ito naman ay nagre-represent ng mga tao. Kaya nga yung nakita natin kanina, diba may nahulog ng mga seeds dun sa dinadaanan na tao at tinuka ng mga ibon. Yun yung mga tao na nakakarinig ng word ni Jesus pero hindi nila yung binapansin. Pinabaliwala lang nila. Pag narinig nila, wala na. Tapos yung isa naman, yung nalaglag sa mga batuhan, ito naman yung tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, ang saya-saya, sumaya sila dahil narinig nila tungkol kay Jesus. Pero nung nakita nila yung mga gagawin nila, tapos pinagtatawa na sila ng tao sa ginagawa nila, nag-stop na sila. Yung isa namang seeds na nahulog sa maraming mga tinik, ito naman yung mga tao na nakinig, nag-aral, pero nung dumating yung mga problema, nag-stop na rin sila. At yung seeds naman na nahulog sa matabang lupa, ito yung mga tao na nakinig, nag-aral, naging masaya sila. At alam nyo kung anong ginawa nila? Shinare nila sa ibang tao kung ano yung natutunan nila tungkol kay Jesus. Kaya mga kids, gayahin natin yung farmer. I-share din natin si Jesus kay daddy, kay mommy, kay ate, kay kuya, kahit kay bunso. Kahit sa mga classmates natin, sa mga friends natin, kahit kay teacher, sa lahat ng tao nakikilala nyo, share natin si Jesus. Okay ba yon? Okay! Hello kids! Dahil minimension natin sa ating story ay seeds or buto, sa ating arts ngayon, gagamit tayo ng seeds. Okay? Are you ready? Tara, simulan na natin.
natin kanina. Welcome to Game Time! I'm Ate Julia, your Game Master. We have here David and Ate Rafa. So today, ang gagawin natin, mechanics of our game for today. So nakita niyo naman dito, sabi nga namin kanina, yan yung four tiles of soil na napuntahan ng mga seeds, okay? Yes. So, merong mga obstacles na gagawin si Ate Rafa and si Kuya Jacob. So, una, gagamitin nila chopsticks to put yung mga munggo seeds inside the cup. So, dito, chopsticks, they'll be blowing it. They're gonna use their inidikit niya sa hand niya, like, press on niya. And lastly, dito, you're gonna use your fingers. Okay? So, are you guys ready? Bale, yes! One by one to, one by one. The fastest? And, yes, the fastest yeah! is the winner. So, you gotta do it as fast as you can. So, are you guys ready? So, habang naglalaro muna, patapatapik muna. Sino mauna? Ready guys? Patapatapik! Sino mauna or mahuli? Mahuli! So, si Kuya Jacob muna ang mauna, Rafa. See you guys, and see you guys later! Bye-bye! The game will start in 3, 2, 1, start! Okay! Go, Jacob! Go! Go! Chapter 1, verse 22, it says,
But don't just listen to God's word. You must do what it says. So let us pray. Lord God, thank you so much for all the blessings that you gave us, Father. Lord, sorry po kung may mga nagawa man po kaming kasalanan sa inyo. Lord God, give us wisdom for every day and continue to guide us, Father. And Lord, continue to protect us and keep us healthy, Lord God. In Jesus' name, amen. Goodbye, kids. See you next week.